الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى الدين ما بعد السلام عليكم ورحمه الله ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, ipagpapatuloy natin ang ating pag-aaral sa sukun. Napag-aralan natin nakaraan kung saan ang tamang lugar o ang origination ng lahat ng mga grammar alphabet, Arabic alphabet, no? Sa yung tamang makarit, sa tamang pagbibigay position sa pamamagitan ng ating mga organismo na gagamitin sa pagbigkas, ito malikatinig o patinig. Alhamdulillah, now, pag-aaralan natin ngayon ang sukun. Okay? So kailangan natin i-place na ang mga pagbigkas natin ng letra sa mga pinag-aralan natin sapagkat hindi natin ma-check ng mabuti ang makarits kung hindi tayo bibigkas ng sukun. So of course, nasa sukun tayo, kailangan natin ma-check ang makarits kung tama. So inuna natin ang makarits. Now, gagamitin natin o bigkasin natin man ang sukun ngayon. Okay, na-check natin ang makarits kung tama ang ating makarits in place, paglalagay ng tamang posisyon sa ating pagbigkas sa mga letra ng Arabic alphabet. Okay? So, inuna ko ang makarits because this is part 2 ng sukun para ma-check natin agang bahaga ang mga pagbigkas sa letra ng Arabic letters. Okay? So, sukun. Ang sukun, like for example, this is a ba. Okay? So, ang sign ng sukun ay bilog. Or either nakalahating bilog. See? Ibig sabihin, pwedeng putulin niya ito. So, bilog or either na kalahating bilog. Itong sign nito ay sukun. Sometimes, ang sukun ay walang nakalagay. Pero automatic, alam mong sukun yan. Dahil wala siyang patha, wala siyang syabda, wala siyang bawel, kasra, damba, etc. So, ibig sabihin, siya ay sukun. Ang ibig sabihin ng sukun, kapag nakikita niyo siya o hindi niyo man nakikita, sinasabi niya sa iyo, "Huy! Kung anong letra lang ako, ganun lang ako. Kung letter B lang ako, letter B lang ako, ba, B lang ako. Wala akong ba, wala akong vowels. No, wala akong a, wala akong e, wala akong u. Kundi wala akong long vowels ni short vowel, wala. Basta sasabihin ko sa iyo, ako lang, letter B lang ako." So, ibig sabihin, kapag nakita niyo ang sukun, automatic babasahin niyo lang siya ng B. So, ito ang letter na ito ay tinatawag na sakina. Sakina. Sa sukun, ang letra ay tinatawag na sakina. Ang sukun ay hindi maaaring magsimula sa unahan ng words except hamsatul wasal. Pero hindi mo siya maaaring gamitin sa unahan maliban sa hamsatul wasal. Special yun eh. No? So maliban doon, hindi mo siya maaaring gamitin ang sukun o single letter sa unahan ng words ng Arabic. Hindi katulad ng English, pwede straw, strike, star, di ba? Sa Arabic, no. Kailangan meron siyang nauuna sa kanya na mayroong vowels. Like for example, ra, rab, see? Rab. So, maaari yun. Pero kung unahin mo siya, tapos maglalagay ka dito ng ibang may mga vowels, no, hindi siya pupili. Maliban ang hamsatul wasal. Okay? Okay. So, ito ay sakina, yun ay sukun. No? Okay. So, now, kapag sinabi natin sukun, walang vowels na nakita, sukun na sign, or mayroon man, single letter ito. So, sasabihin niya sa iyo, ako ay single letter lamang. Kung anong letra ako, ganun ako. At wala lang iba. Okay?
Like for example, sabihin natin Amro. Okay? Amro. Okay? Sukon. Saan ang hamsa? Sa ilalim. Saan ang mim? Barang dikit na labi na tuyo. Okay? Am. See? Am. Am. Saan ang ra? Tusok sa itaas, sa ngalangala. Matigas to, ro at saka ra. Am. Ru. Am. Ru. Am. Ru. See? Letter M. Am. Ru. So, wala siyang ibang letter maliban sa M dahil meron siyang sukun. Or either natanggalin natin yan, alam pa rin natin sukun yan. Am. Ru. Am. A. Ibang halik, ibang hamsa. Dito sa lalim ng dibdib, lalim na lalamon. Am. Tuwarayong tuyo. M. Am. Ru. Okay? So, makikita natin, ang mga sukun ay nagpapakita ng mga single lamang na letter. Okay? That is clear. So, lahat ng letter na makikita ninyo na walang sign o may sign is tukul, ito ay single letter. Like for example, an, in, on. Okay? So, an equals, anong equals niya? Sukun. Sukun. An, in. Sukun. On. Sukun. So, ibig sabihin, ang mga ito ay sukun din ang kanilang hulihan. See? So, kung lalagyan natin ito ng DA, ban. So, yun ang spelling rules. So, pwede rin natin siyang ilagay na ban. See? Tin, bin, ganun din. Tun, bun, ganun din. So, pwede siyang maging ganyan, pwede siyang ganyan. So, ibig sabihin ito ay nagpapakita ng mga sukun ang kanilang mga hulihan. Okay? So, tandaan natin yan. Sila ay mga sukun, parehas lamang sila. Ngunit, minsan binibigyan nito ng sign na sukun, minsan hindi, mayroong rules. Malalaman natin yan. Inshallah, pagdating natin sa Tajwid, full in details tayo. Okay? So, now, so, ang sukun, ito ay mayroong tatlong group. Three groups. Kaya nasabi ko, pag-aaralan natin ang tatlong groups ng sukun. Ang una na sukun ay tinatawag itong ito'y tinatawag na shidda, no? Para siyang shadda. Shidda. Tinatawag itong shidda na kung saan ang ibig sabihin ng shidda shidda. Okay? Okay. Na ang ibig sabihin ng shidda, imprison, ikukulong mo ang letra. So, mayroong mga sukun na ikulukulong ang mga letra. No? Ito'y tinatawag na mga shidda. So, anong letra sila na ikinukulong? No? Okay. Amsa, jim, da, kyo, to, at saka, B at saka K at saka T. So, ilan sila? Walo yan. 2, 4, 6, 8. See? Amza, Jim, Da, Q, Pop, To, at saka To or T, B, at saka K, at saka T, Kap, at saka Ta. So, sila ay imprison. Pag binigkas mo yan, halimbawa, bigyan mo siya ng alif, a, aj, ad, ak, ab, ak, at, automatic, namamatay sila. See? Automatic, namamatay sila. Pero meron itong dalawang hati, may division itong two. Okay? So mamaya ko kunain ito, gawin ito. Ang pangalawa, yung tinatawag nilang, I think this is tawassut. Tawassut, no? Tinatawag nila itong tawassut, okay? Tawassut. Okay? Tawassut. So, tinatawag nila itong
tawassut. Ibig sabihin naman ng tawassut, either active explanatory. Ang ibig sabihin ng tawassutun, tawassut, shiddatun, shiddatun, tawassutun, pag kapag in-stop nyo na yan, magigisukun na mga yan, shiddah, tawassut. Pag tinuloy nyo, shiddatun, tawassutun. So pag tinigil nyo na, magigisukun na automatic yung mga yan. Shiddah, magiging H pa to. At ang tamarbuta, kapag tinitigil nyo, nagiging H. Kapag tinutuloy nyo, ta ito. Pero pag tinigil nyo, letter H, shiddah. Tawassutun, pag tinigil nyo, tawassut. Okay? Okay. Ang tawassut, ito ay nasa pagitan ng rakhawa. Nasa pagitan ito ng rakhawa. No? Rakhawa. Okay? Nasa pagitan siya ng rakhawatun. Rakhawa. Nagiging H dito. Okay? Ang ibig sabihin ng tawassut, ito ay in between, between sa pagitan nito. Nasa pagitan nito, no? Ng rakhawa at shidda. Kung dito ay kinukulong, sa tawassut ay may lumalabas ng konti, no? Lumalabas ng konti ang lam, nun, ayn, em, at saka ar. So, lima sila. Lam, en, em, ayn, ayn, si, ayn, em, at saka ar. So, pag binigyan mo ito ng alif, al. See? Meron siya lumalabas. Al, bago siya magsara. Medyo mahaba. Hindi ka tulad na nila. A. Aj. See? Ad. A. See? Dito. Al. See? An. A. Am. Ar. See? Yun ang tinatawag nilang tawassut. And the rest, yung 15, dito sila sa rakawa. Ang mga 15. Ibig sabihin ng rakawa, ito ay ito sa pagitan na in between ang rakawa, ito ay nangangahulugan lamang na freely na without obstruction, no? Ibig sabihin malaya ang sounds, hindi ito mapipigilan, talagang malaya siyang magbigay ng sounds, wala makakapigil, hindi siya kinukulong, hindi siya in between, talagang malaya siya. Like for example, lagay natin yung mga letra nito, TH, ano pa? KH, H, KH, DH, ano pa? DH, Z, Z, Sin, Shin, ano ba Shin? So, lahat ng letra dito na siya, pag wala doon, no? So, pag natandaan nyo ito, nandito ito, kahit hindi nyo natandaan ito, pag natandaan nyo yung dalawang yan, alam nyo na, pag wala doon sa dalawa, automatic, nandoon siya, okay? Sod, bod, ano pa? Zo, wine, ano pa? Ha, pa? Ha, ano pa? Wow, ya. Wow, ya. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 20, 2, 4, 6, 8, 28. So, nasan hamsa? Oh, special yun eh. Okay? Okay, so mayroon silang tatlong hati. Ito, malaya ito. So, pag binigyan mo ito ng ang sa tulwasan, ats, ats, ah, ak, ad, az, as, ash, see? Ash, as. So, malaya siya, free. Walang nakakahadlan sa kanya. See? Az, ash, as. No? Ash, av, av, ag, ag, af, ah. See? Aw, ay. So, ibig sabihin, ito ang mga rakawa, open. Ang tawassut between na nakulong at saka open. Ibig sabihin, may konti siyang lalabas. Al, al. See? So, dito kulong nakulong. Ak, a, aj. See? A, a, aj, ad, a, at, ab. Walang lumabas. Kulong na kulong ang huling sukun. Sila ang tatlong hati. Ngunit dito ay mayroon itong dalawang division. Dalawang division. Okay? Burahin na natin.
Ang shidda ay mayroong dalawang dibisyon. Dito pumapasok ang kalkala. Kalkala means echo. Echo. Sapagkat kapag ito ay binigyan mo, halimbawa ng anumang alit, kapag hindi mo ito tinapos, hindi tapos ang kanyang words. Okay? Example, ang hati nito ay, ang apat nito ay ginagamit ang lima. Lima. Na ito ay sa kalkala. Ibig sabihin, ginagamit ito sa echo, no? Nagagamit siya sa, kapag sinabi natin kalkala, mayroon silang lumalabas na echo. Okay? So, kalkala, kalkalaton, kung tawagan na ito, kalkala, al-kalkalato, okay? O, kalkala, see? For example, kalkala, okay? Kalkala, kalkalaton. So, pag tinigil mo ito, kalkala, mag-i-age itong tamar buta. Lima sila. Lima sila. Ano sila? Itong jim, itong da, at saka itong b. So, pinasama-sama ko ang tartik, lights letter, magaan. At pagsasamahin natin ang dalawang kalkala na letra, ang mga tapkin, q, at saka to. Okay? So, lima sila. Ibig sabihin ng kalkalang ito, ang limang ito, sila'y sukun. Kapag sila'y sukun, ha? Sukun tayo. Kapag ito ay hindi mo tinapos na binukaan mo ang bibig, ang letra ay hindi matatapos. Like for example, J. Pag binigyan mo ito ng alips, paano mo babasahin? Ad. Hindi tapos ang J. Ad. No, kailangan mo siyang buksan. Ad. Ad. See? Nakikita niyo yung echo niya? Ad. Ad. Nakagulong siya. May echo lang siya. Ad. Ad. See? Mayroon siyang echo. Hindi yun adya. Mali yun. Hindi yun adya. Ad. Echo lang. Ad. D. Ad. Hindi pwedeng ad. Hindi tapos. Hindi tapos. Mahirap. Ad. Hindi tapos. Kailan tapusin mo? Buka mo. Ad. Ad. See? B. Ab. Ab. Q. Ako. Ako. To. Ako. Ato. Ato. See? Hindi ato. Ato. Mga echo. Kalkala. Ang tawag dyan. Sila yung mga sukun. Pag binigyan mo ng A, either na I, ik. Ito ay J. Ij. Bagyan natin ang A. Okay? Bagyan natin ang A. Bagyan natin ang O. At lagyan natin ang E. Okay? Aj, ad, ab, ako, ato, i, ij, id, ib, ik, it. See? O, uj, uj, und, ug, oko, oto, i, ij, id, ib, ik, it. See? Mayroon lumalabas na kalkala. Echo ang tawag. Kapag hindi nyo ito pinapractice ang echo, maniwala kayo sa hindi. Iba ang inyong binibigkas na letra. Okay. Example. Eh, for example, sabihin natin A. A. Pag walang echo, A. Anong lumabas? Anong lumabas? A. K. A. A. Hindi yung Q. So, hindi tapos kasi ang Q sa pagbigkas mo. Ang pagbigkas ng Q, ito'y tapkin, ako. Ako. Pag itong K, ak. Ak. Ito, ako. Ako. So, doon natin malalaman ang tamang pronunciation, tamang makaris, ito ba ay K, ito ba ay Q. So, kapag ginawa mo ang ako, ay ginawa mo lang ak. Mali ang makarits mo, ang posisyon ng paglagay mo sa letra. Dahil ang ak ay K, ang ako ay AQ. See? Well, ganun din sa ad. Ad. Ano yan? DH? Although? Ito ba yan? Ad. Ab. See? So, hindi tapos. Kaya ang basa dito, ad. Ad. See? Ad. Pumuputok siya. Bibitawan mo siya, kompletuhan mo hindi.
Ad. See? Ako. Okay. So, iyan kasi ang kahalagahan kung bakit mayroong kalkala upang kumpletuhan ng letra at hindi siya tumama doon sa kaparis niyang letra. Makita ang kaibahan niya. Makilala ang kaibahan niya. So, mayroon ang limang ito na echo. Kalkala ang tawag dyan. So, sa susunod, pakikita natin ang mga major mistake ng mga kalkala na kung saan marami ang nagre-reset na makikita nyo pagdating sa mga kalkala. Marami ang mali na major mistake na makikita ninyo. Even na minsan nag-aral pa sila. Marami na akong na-encounter na sila ay nag-aral pero pagdating sa mga kalkala, hindi dapat bigyan kalkala, binibigyan nila. Mahirap. Mahirap ang magyabang sa pag-aaral. Tandaan ninyo. Nag-aaral lang tayo sa ikalulugod ng Subhanahu wa Ta'ala. Gawin natin ang gustong-gusto ng Subhanahu wa Ta'ala. Pilitin natin matuto para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay? Huwag ninyong ipagyabang ang kaalaman. Gawin ninyo na maging tama ang pag-aaral para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, paano naman itong Hamza, brother? So, ang Hamza, okay, ito ang Hamza. Paano ang kanyang sukun? See? So, siya ay binibigyan ng sukun. Okay. Okay, lagyan natin. O, Hamza, sukun. O, paano kung babasahin niya? Pero pag binigyan mo yan ng ah, halimbawa, so, ang basa dyan ay imprison, shidda, a. A. Walang echo, a. See, like for example. Okay, you. Okay, you, me. So, paano nyo kumbasa ito? Sukun, hamsa, sukun. So, ang basa mo sa kanya, you. Yuk minu, okay? Yuk minu, okay? Yuk minu. So parang ikakat mo siya in prison, yuk, okay? Pero wala siyang sinasabing parang mag-iipon ka ng hindi ni babagsak mo no, yuk minu. In prison lang, kukulong mo lang siya, yuk minu. So ganun ang pagbabasa sa Hamza. Katulad diyan, mayroong gumagawang kalkala niyan. Yo aminu, see, ito ay wrong. Major mistake. Walang kalkala ang Hamza. Hindi pwedeng yo aminu, no. Yo minu, okay? Yo minu, okay? So, ganun ang basa sa Hamza. So, paano ang K at saka T? Ang K at saka T, ito ay walang kalkala. Walang echo. Ngunit, tandaan ninyo, nahahati ito sa dalawa. Ito ay mayroong kalkala. Ito ay wala. Imprison talaga ito. Ito namang dalawa, mayroon silang hangin na lumalabas. Air. Para bang nabutasan na gulong. No? Like for example, pag binasa mo ito, okay? Ak. Wala siyang kalkala. Singaw ito, singaw ng letra ito, ak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, see, Allahu Akbar, nakikita niyo yung hangin niya, ak, see, so back, book, pick, see, so mayroon siyang hangin, hindi yung kalkala, ganun din ang T, saan ang pwesto ng K? Doon sa likod ng, katabi ng Q, sa likod ng ngalangala, nakadikit ang dila sa likod. See? Ak. See? Ito namang tisa nakalagay ito, nakatusok doon sa likod ng ngipin, sa boundary ng gilagid at saka dulo ng ngipin. Nakatusok ang dila, dulo ng dila. So, at. Pag gila nyo, at, hindi yan, ito yon. Singaw lang. At, bat, tat, sat. See? May singaw. Sat, at, ak. Singaw. Mayroon silang singaw. Yun ang kinaibahan ng mga iyan. Ito, walang kalkala, imprison. Yo, a, o, i. See? A, o, i. Yo, mi, mo. See? Walang kalkala, walang singaw. Itong dalawa, mayroon silang singaw na parang hangin. Ito, mayroon silang echo. Mayroon silang echo. Okay?
Now, nalaman natin ang mga letra ng kalkala. See? Ang mga shidda, part ng shidda, tawassut, at saka ang mga rakhawa, yun ay walang problema. Dahil pag binasa natin, alam natin ang mga rakhawa, alam natin ang mga tawassut, alam din natin ang mga shidda. Pero ang shidda, mayroon siyang rulings, nahahati siya sa dalawa. Ang isa ay mayroon siyang kalkala. Ito na nanatili siya doon. At ito mayroon siyang lumalabas na hangin. Okay? So dito marami ang nagkakatalo. Alam natin dahilan kung bakit may kalkala ito dahil hindi tapos ang letra at maaaring may lumitaw na katulad namang ng mga letrang ibang alphabet, Arabic alphabet. At ito ay mayroong mga hangin na lumalabas. Hindi yun kalkala. See? Okay. Now, ngayong alam na natin ang mga kalkala, alam natin ang mga shidda, tawassut, ang makarits, ang rakhawa. So, gusto ko rin malaman ninyo pagdating sa ra. Ra. Saan ang part ng ra? Rakhawa. Rakhawa? No. Siya ay sa part ng tawassut, ar. Pasamantalang kumahaba. Hindi siya prili, pero pasamantala siyang mayroong sounds na lumahaba siya ng konti, ar. Ang R ito ay tapkim. Tandaan ninyo, ito ay ang R at saka UR. So kung sukun ang RA, okay? Like for example, B at saka A. BA. So sukun ito. So ang basa dyan ay BAR. Tusok nyo ang RA. BAR. BAR. O kaya naman ay BOR. BAR. BOR. Ang IR, ito ay malambot. Beer. Beer. So kapag IR, sukun R. I at saka sukun R, ear, malambot. Ear. Pero kapag A at saka R, sukun R, R. R. At o kaya U, damba, at saka R, sukun, UR. Matigas sila. R, UR. Ang ear, malambot. Ear. So tandahan nyo rin yan, kasama yan sa rules. Sa malalaman nyo sa 15 rules ng RA, inshallah. So kailangan nyo namin malaman dito dahil sukun ang RA. Dahil sa kunang ra, alam niyo dapat R, bor, bar, beer. Malambot ang IR, beer. Bor, bar, matagal, matigas. Okay? So now, mayroon tatlong mayroon mga kalkala na gumagawa sila ng kalkala na hindi karapat dapat bigyan ng kalkala. Kalkala. Okay? Like for example, sabihin natin yung eh, hindi na. Sa Al-Fatiha, di ba? Eh, hindi na. Okay? Eh, so kung itong H, okay? Paano ko nalaman na itong Hamzatul Wasal? Ito, Pilo Amri ito eh, no? Guide us. Guide us. So, Pilo Amri dahil ito ay kasra. So, gagawin natin kasra. Eh, hindi na. So, paano nila ito binibasa? Mayroon ako na kayong counter, nag-aral pa siya, sinabi niya, eh, hindi na. Eh, hindi na. Eh, hindi na. Anong kalkala ng ha? Kasama ba siya sa 5 letters na mayroong kalkala? No. Pero bakit nila pinopronounce na, bakit nila pinopronounce ito? Ehedi na, no. That is major mistake. Dahil walang kalkala ang ha. So hindi rin tamang basahin mo ito na ehedi na, ehedi na. So hindi mo rin siya pwedeng basahin na gano'n, ehedi na. No. Ang tamang pronunciation nito ay eh. H. Ehedi na. Ehedi na siro. Ha? Eh, di na. Eh. So, iyon ang tamang pronounce. Hindi, eh. O hindi, eh, di na. Eh, di na. No. That is wrong. Mayroon din gumagawa ng mga KH ng mga kalkala. See, like for example, yak, ro, ju. Okay? Instead na yak, ha? Yakhruju, 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 yakhruju. See? Yakhruju. Yakhruju. Not yakhruju. Binibigyan nila ito ng parang kalkala. That is wrong. Wala rin itong singaw. Yakhruju. Not yakhruju, yakhruju, yakhruju. That is wrong. Gairin magdubi. See? Gairin. Ay. A-G-G-G. Gay. Okay? Gay rin. Okay? Gay rin mag dubi. Okay?
Sukun. Mayroon nagre-recite ng Quran, Ghairil Maghdubi, Subhanallah, Ghairil Maghdubi, Sukun, Ghairil Maghdubi, not Maghdubi, Ghairil Maghdubi, Subhanallah. That is major mistake. So, ibig sabihin, ang mga kalkala ay lima lamang, huwag kang magbigay ng iba pang kalkala maliban sa kanila. Hindi mo bigyan kalkala ang H, ihidina, or H, yakhurujo, or GH, maghudubi, C, or yu'aminu. Yu'minu, instead na yu'minu, yu'minu. Instead na yu'minu, close. Imprison, sida, yu'minu, subhanallah. Walang kalkala itong hamsa na ito. Yu'minu, not yu'minu. See, so lahat ng hamsa, binibigyan nila ng ganun. See, that is wrong. So hindi natin pwedeng bigyan ng mga kalkala ang hindi dapat bigyan. Lima lang ang mayroong kalkala. At wala nang iba pa. Lima lang ang mayroong kalkala at ito ay may singaw na parang hangin, ito ay close. On the rest, ang tawassut at saka ang mga rakawa ay normal lamang, no? Ang rakawa open, free talaga siya, walang makikialam sa iyo. Ash, az, diretso as. Samantalang ang mga tawassut may limit ang kanilang haba. An, hindi pwede. An, hindi pwede yun. An, ar, see? Ar, am, a, ain, a, ain, a. Ain, ha? Mayroong alif, at saka ain, a, sukun ain, a, see? Like for example, ain, sukun, okay? Sukun ain, paano mo basahin yan? A, see? A, kaya nga pagbilasan nyo, like for example, ba, see? Ba, di, okay. Ba, di, see? Ba, ba, di. Okay? Mahaba siya ng konti. Hindi siya talaga yung prison. Katulad ng mga sida, siya ay kasama sa tawassut. So, inshallah, sa susunod, ipakikita natin ang mga sample ng mga words. No? Punta tayo sa short, then pahaba tayo ng mga example natin. Titignan nyo ang mga tamang makarij, no? Ang mga tapkim, heavy letters, heavy sounds, at mga tarkik, mga lights, no? Titingnan nyo rin ang mga kalkala, titingnan nyo ang mga may singaw, itong dalawang ito, no? Titingnan nyo ang imprison, titingnan nyo ang mga shidda, ang mga tawasur, at ang mga rakawa. So, inshallah, magbibigay tayo sample sa susunod, no? Especially sa mga kalkala ito, kailangan natin ma-perfect ito. Pero bago ko ibigay yun, ipakikita ko ang isang sura sa inyo, ang sura Al-Masad. No? Surah Masad sa Banal na Quran, doon ipakikita ang tatlong uri ng sitwasyon ng kalkalah. Kalkalah. Tatlong uri ng sitwasyon ng kalkalah. Sa susunod ko ipakikita, ito ay tatlong grupo, tawassut, rakawa, at shidda. Ang shidda, mayroon siyang hati na dalawa, may kalkala at mga singaw. So doon ipakikita naman natin ang tatlong sitwasyon ng kalagayan ng kalkala kapag sila ay nasa gitna at nasa hulihan ng sentence ng isang ayah. Insha'Allah kung paano ang dating ng mga kalkala ito. Insha'Allah, bago tayo pumasok sa mga sample natin o exercise natin hinggil sa mga sukun-sukun, insha'Allah. Okay? Wa kiradaan alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulillah subhanaka lahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.